Hello guys, welcome back to my channel, Awitin Vlog. Ayun na nga, di nag-abot kamay na. Eh di invited lahat ang sa Thanksgiving party ni Dr. Hiroshi. Ayun nga, pagbaba nila Lynette at saka ni Dr. Benetes. Nasa lubong din nila, saktong baba din ni Moira at saka ni Dr. RJ. Ayun, doon pa lang sa umpisa na yun, nagkakainitan na si Moira at saka si Lynette. Ayun, edi umakit na doon sila sa, naunang pinuakit sila Moira doon sa taas, doon sa venue. At ang masistika, magkasama sila sa urupuan. Table number 4. Ayun, eh, doon muna tayo guys pumunta naman sa kay Doc Anilin Santos. Diyos ko, dumating si Harry galing sa Amerika. Edi yun, nag-abot silang dalawa doon ni isang mahabang buhok. Ay, nagdalo sila kasi siya lang daw ang isang manliligo ni Doc Aneline. Eh di naman si Harry, diligawan din niya si Aneline. Tapos ang masistika, dumating pa yung isang pasyente ni Doc Aneline na si Dabby 4. Manliligaw din kay Aneline. Ayun, nagkagulo, nagkarambulan ang haba tuloy ng hair ni Aneline, ni Dr. Aneline Santos. Ayun guys, nagkagulo na tumalapon yung isang pasyente, yung dating pasyente, parang nahilo or whatever. Ayun, dinala naman sila sa isang room dun sa ospital. Doon naman tayo ulit sa pagdating sa Thanksgiving party sa venue. Eto nga, nagkakainitan na doon si Moira at saka si Lynette. Tapos itong si Lynette, pinapahiya ni Moira kasi doon nasa ulo nito. E di, sabi ni Dr. Roshi, ano daw yung nasa ulo ni Lynette, bakit daw may nakatabon? E di, ito nga, nagkakagulatan. Tinanggal ni Lynette itong kanyang tabon sa buhok. Ayun. Sobrang nagulat si Dr. Hiroshi. Nagpa-picture pat. Ang ganda daw ng buhok ni Lynette. Ayun, ito naman si Moira. Ayun. Wala na naman say siya. Hindi na at ang kanyang plano. E di ayan na. Nagkakaanuan na nga siya. Doon pa lang sa upuan eh, kasi magkasama sila sa table number 4. Ayun nga. Nagkakainitan silang dalawa si Moira. Lagi sila nagpaparindigan. Diyos ko, alam mo naman itong si Lynette. Hindi magpapatalo kay Moira. Palaban na ngayon si Lynette 2.0. At ayun na nga. Ito naman si Moira. Sinubuan niya si RJ. Tapos, mintira sa sa kanyang dito ay nadumi. Pinunasan niya tapos ikinis pa. Ay, Diyos ko, ito naman si Lynette. Nagpadala sa kanyang bungso ng damdami. Hindi niya napigilan. Pumunta tuloy siya ng CR. Nagpahimasmas ng kanyang nararamdaman. At ito na nga. Doon naman tayo ulit sa kaila Doc Aneline Santos. Yun, habang tinitingnan nila yung pasyente na isang manliligo ni Aneline, nagtatalo pa rin dalawa si Harry at saka yung isang manliligo din ni Doc Aneline. Ayaw pa rin paawat. Sabi ni Doc Aneline, umalis po na sila dito at dun sila mag-sorry kay sa isang pasyente na wala nang maalay. Ayun guys. Ay di, doon na tayo sa balik tayo ng Thanksgiving party doon. Ay yung paglabas ni Lynette na masmasa na siya, kailangan hindi siya magpapatalo sa bugso ng damdamin niya. Paglabas niya ng si comfort room, ayun na nga, sinalubong siya ni Giselle na huwag siya magpapatalo sa mga bugso ng damdamin. At ayun, nagkaano nga sila ng plan para kay Moira huwag magpapa-apekto sa mga nangyayari. At ayun guys, thank you for watching. At kung hindi pa kayo subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And don't forget to like and share and comment. And
huwag niyong kalimutan pindot na ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na mga videos. Ayun nga. Nandun na tayo. Kaabang-abang para bukas ang susunod na pagkaharap nila Lynette at Moira. Tapos, parang nakita ko dun sa ano, na kinausap ni Doc Vinetti si Zoe. Ayun, tapos biglang dumating si Harry dun sa venue, dun sa kausap ni Doc Vinetti si Zoe. Tapos, hindi natin alam.